Apa yang ngerti ka? Aduh di kuartam. Aduh ah? Apa ya? Mutang kamat. Nakitak din namin sa nagiyan nak mo, nakadul-dulput damat. Ang bibiyang mo, giant, tahan mo mga biyag. Right Talks! Welcome na naman guys sa aking show at eto ang Right Talks. Usapan ng mga sikat, kagaya ko. Ang guest natin ngayon, ang dakilang mangungutang na si Rebecca. Ay nangay, jagas tayo. Woo! Kitna na, nagpulot. Gapamari! Ditakaruba! Nagbayag! Si kapit ay daganas ng nga gungod. Ay di kwartang at utangan, di kalman di karuba. Tatanala na ito. Di kalman ko pilang at utangan. Nagbarat ipanawod. Si kapit ay daganas ng nga gungod. Mututang lang ang teramido mo. Alikad eh. Irugi mo ang tagdamag. Nagtangsit ato yun. Irugi tagdamag yun. Nagtangsit kang agsasaon. Papudutom ti ulo-ulok niyo. Apeng artoy ka. Inimbita na nga agdes. Tao si bagam no apeng artoy ya. Gaya dangaro doon. Ni, relax ka lang, mare. Luklukong ka lang. Ato yung tidamag ko ka talaga. Ado, ti kwartam. Ado ah? Abaya, mutang kamat. Okay, nana. Nakatangtangsik kang agsasaw. Dinamag ko lang. Papudutom ti ulok. Ato yung tidamag sa marunong. Anya, iti trabaho, mare. Agpapautang. Aji lang. Kasano nga eh? Inututang mo maladay ta. Ay na, won. Among magayam. Ayot utangok, ipapautang mo malang, ano da pagbayad ko? Ay to, iti sumarunong nga damag para kengga. Agpaiso nga ta, dadi ko malakalat nga balita nga ada iti sugar dadin. Ha? Sino na chismis kanyam? Ibagam mo, papugrot sa mga ditang alaw. Ibagam lang mo, sino atang ng chismis, tek kakwarta na. Han ka kading ang pagputot, mare. Maliban data nga trabaho. Satnong nga pinagpadakal dagi yung anak mo. Simple lang. Itod kami nga pangangailangan da. Manyaman ti kailangan da. Nakitak din namin sa nagiyanak mo. Nakadul-dulput da. Ang bibiyang mo, giant, tahan mo mga biyag. Naglastog ka ngayon sa saunyong. Dako tayo sa seryosong tanong. Balin Tagalog? Oon, pwedeng-pwede. Kay dat. Mare, bilang isang mangungutang, paano ka nakakasurvive? Actually, mahirap ang ganitong buhay. Pinapakita ko lang sa mga anak ko na kunwari, malakas ako. Pero sa totoo lang, nahirapan din ako. Umabot na rin ba sa point na ano, nagipag-away ka dahil sa utang? Kadalasan, nangyayari sa akin yan. Dumating na rin sa point na limang tao inutangan ko para lang mabuo yung tuition ng anak ko, para lang makapag-aral. Dumating na rin ako sa point na nagbebenta ako ng mga gamit ko. Ang hirap kasi, ang hirap maging mahirap. Lalo na pag lumaking mahirap yung mga anak ko. Doon ako na hihirapan eh. So, yung mga anak mo na lang ang nagiging rason para magpatuloy ka sa buhay? Oo, kahit pa na yung sumbat sa akin ng mga yan, iniisip ko pa rin yung kapakanan ng mga anak ko. Mahal ko pa rin sila. Sapagkat, wala naman tayong choice eh. Walang choice, kundi mahalin yung mga anak natin kahit ganyan kasama. Pwede naman maturuan niya na mabuti eh. Tapos pag dumating yung point na naman na walang-wala talaga, nag-iisip na naman ako kung sino yung taong utangan ko ulit para lang makasurvive sa susunod na araw. Ang hirap. Ang hirap talaga. Ang hirap pala ng pinagdaanan mo, no? Kaya naiintindihan ko kung bakit may tinatago kang galit. Grabe. Isa kang dakilang ina. Ano naman masasabi mo sa mga inang nanonood na nalulugmok sa utang at patuloy pa rin bumabangon? Sige, sige. Sa mga ina dyan na kagaya ko, magpatuloy lang kayong umutang. Eh, ay. Huwag ka ganun, huwag ganun. Seryoso na to. Shoutout sa mga ina dyan na may mga utang. Bayaran nyo naman kasi! Kalma lang. May bladak. O, ito na, sige na. Sinasabi ko lang. Kasi, kung may utang ka, bayaran mo naman. Hindi yung pagkatapos ng isang linggo, pagkatapos ng isang taon, mamaya, mawawala na. Bayaran nyo kasi pinaghirapan din ng taong inutangan nyo yung perang inutang nyo sa kanya. Yun lang yun. Kaya kung may utang ka ngayon, bayaran mo na. Napakahirap maningil eh. Sobrang hirap. Sa totoo lang. Yan. Napakaganda ng mensahe ni Maring Rebecca. Madaming makakarelate dito, lalo yung mga inang nangungutang para lang mabigyan ng pantuition yung kanilang anak. Kaya comment down below yung mga gusto yung topic dito sa Right Talks. Muli, ito ang Right Talks. Usapan ng mga sikat, kagaya ko. Ayan, peace out. Ay, nasilip.
Woo!